good morning mga kaibe. Papakita ko lang sa inyo yung tapunan or istakan ng mga sirang equipment mga kaibe dito sa Katoka Mining. Yan. Nakikita nyo yan mga kaibe, differential. Tapos blade ng bulldozer. Tapos nandito yung bucket. Yan, mga buo pa yan mga kaibe. Pero kunting repair lang sana. Kaso dito sa amin tapon talaga. Natapon nila sa sobrang yaman siguro ng Katoka dito mga kaibe. Yan, mga blade dyan ng bulldozer, bucket ng backhoe. Yan, may maliit, may malaki. Yan, hanggang doon, bucket ng loader din. Ayun mga kaibe, saka blade ng bulldozer. Tapos nandito sa loob yung mga bulldozer mga kaibe, may bulldozer doon. Tapos mga makina. Ayun, dami niyan hanggang doon. Likod kasi ng shop ito mga kaibe. Ayun yung pinaka shop namin sa likod, yung may parang crane na yun. Dito yung mga idler transmission, idler na mga bulldozer. Yan mga kaibe, yan idler, malalaking idler yan. Tapos mga makina. Tapos nandito yung ayan, harap ng bulldozer ito. Tapos nandun yung bulldozer, loader, mga differential. Dito naman sa kabila mga kaibe, meron pa rito. Marami pang mga buo dito mga kaibe na pwedeng i-repair sana. Kaso tinatapon na nila. Yan mga kaibe, kita niya, may grader, may 100 tons nandun, 785 na kumacho, mga loader, ayun mga kaibe, bulldozer, backhoe. Ayun, ang dami nila mga kaibe, dami doon. Tapos nandito yung mga crane. Yan mga kaibe, yung istakan ng equipment dito. Yan mga kaibe, sa loob, isusum ko. Yan, ang dami niyan sa loob. Yan, may grader, loader, 785, grader, bulldozer, saka backhoe. Tapos may mga blade pa dyan. Yan, may mga buo pang mga loader doon. Tapos yung welddozer na kumacho nandun mga kaibe. Tapos yung nandito mga truck. Yan mga kaibe yung truck. Tapos nandun pa yung mga loader sa loob. May grader, may crane pa. Yan, buo pa itong crane mga kaibe. Titignan ko, lalapitan ko. Ayan, nasa gilid lang yung mga blade at saka bucket. Ayan, mga pisa-pisa na ng mga bulldozer, tangke. Tapos ito mga kaibe, cabin ng lever yan, lever 9350. Yan, malaki na yan, cabin yan. Tapos nandun pa yung mga rim, rim ng mga sasakyan yata yan, mga 785, 100 tons. Nandito mga kaibe yung, ayan mga kaibe, buo pa yung truck na yan, gulong lang ang wala. Yung crane na ito mga kaibe, parang buo pa yata ito. Lalapitan ko. Ayan yung crane mga kaibe, pero sa tingin ko buo pa nga ito. Junk lang talaga. Ganyang kayaman yung Katoka mga kaibe. Tapon. Natapon na nila yung mga kunting sira lang. Tapon kagad dahil palit, assembly. Mga assembly kasi yung mga pisa rito mga kaibe. Walang bihira kung naka kita ng overhaul dito, puro mga assembly sila. Ayan, nakalagay lang sa gilid ng kalsada, naulanan, kaya tapon na ito lahat. Malaking pera pa sa atin ito mga kaibe. Ayan, may bucket ng lever dito na 950, yung malaki na yan mga kaibe, bucket yan ng lever na pronunciable. Naghihintay kami ng loader dito mga kaibe para magkarga ng gulong dito sa
articulated, kakargahan niya ng gulong papunta doon sa ginagawa namin. Ayan yung mga naka-stack, mga kaibigan, dami. Ayan, sa loob na yan. Ayan, dito. Hektarya yung stackan nila rito. Sobrang dami. Iba pa yung mga tinatapon sa tapunan ng mga bato, yung tinatabunan ng mga galing sa mina. Tinatabunan na lang yung mga equipment. Yun lang, mga kaibi, share ko sa inyo yung mga natapon na equipment dito. Sobrang sayang. Nakatambak lang, mga kaibi, yung mga dambak ng underdunner dito sa gilid ng kalsada. Ayan, mga kaibi, sayang. Kung sa atin lang sa Pinas, malaking pera pa ito, mga kaibi. Ayan, dami mga dambak. Ayan, mga kaibi, sa gilid ng daan, stakan ng mga sirang equipment dito, mga kaibi. Tapos nandito pa sa kabila yung mga loader. Ayan, mga kaibi, tinubuan na ng mga damo. Tapos yung mga dambak nandoon pa, mga kaibi, ayun, sa dulo. Kaya sayang, malaking pera pa talaga ito kung sa atin sa Pinas. Dito tapon lang, tambak lang dito sa mga damuhan, gilid ng kalsada, gubat.